Isang magandang araw naman po sa ating mga viewers. Andito naman po tayo sa panibagong episode ng Popi Mac TV Property and Lot Vlogs upang silipin ang isang residential farm lot dito po sa bayan po ng Kuya po, Nueva Ecija. So ang layo po natin sa Metro Manila is around 2 to 3 hours drive. Ang layo naman po natin sa triplex siguro mga 20 to 30 minutes drive. So ang ibablog po natin ay may sukat na 2.7 hectares along Barangay Road po ito. Actually, nasakop po ng property yung mismong property. Ito po yung Mohon. So kasama po ito, gumanyan po yun. Ayan. May kasama na po siyang mga akasya. Saka mga ilang-ilang puno na rin po. Ayan. Ito po, tapos rice field po yan. Mamaya po, papasilip po yung ano, yung dun sa kabila para mas makita nyo. Kasi po dito sa area na to is medyo masukal siya. So parang turo dito sa part na to. Pero pwede nyo pong taniman yan ng kung ano-anong fruit bearing trees. O pwede nyo rin pong taniman ng mga gulay. So ngayon po, nagpulak sila ng sampalok. So kaya medyo masukal. Mamaya po, ikutan natin yung rice field. So ngayon po, mumutarin ko yung frontage niya para makita nyo kung gaano siya kaluwang, no? Wait lang. So ayan po, ang frontage niya, may linya ng kuryente. Ayan, may mga puno rito. Masukal po yung harapan niya kasi nga yung bahay ni seller hindi naman dito mismo sa property. So pero kung titignan mo, mataas yung lupa, yung terrain. Pero mostly rice field siya. Na nasa second crop ba to? Mais. Sa second crop daw na mamais to. So yung property po hanggang dun pa. Hanggang doon pa sa poste na yun, gumanyan siya. Pero yung brand siya, ganyan pa. So, sa tadya ko na sa mahigit 100 meters frontage po. So, ito po yung sinasabi kong itsura nung property rito sa loob. Ha? Medyo malinis na po rito sa area na to. Kasi nga po, rice field siya. Ayan. Tapos, corn field. Ayan. So, ayan. Hanggang dun sa mga puno na yun. Kung mapansin nyo po, dun ako umpisa nag-vlog sa akasya na yun. Pag ganito po yung property niya. Hanggang dyan sa may kamatsili na yan. Tapos andun, may moon dun, yung kulay white, ayan. Excuse me. So yan yung property. Ayan. Nakita mo niya may linya ng kuryente. So residential farm lot po talaga siya. May fish pond na rin. Fish pond po ito. So napakaganda pong property nito. Kasi almost perfect nga ito sabi nga nila kasi mayroong rolling, mayroong rice field, corn field, may fish pond, may kuryente. So ewan ko kung internet yung linya na to eh. So hindi ko ma-verify kung internet yan. So far, yung tubig naman nila, deep well, mababaw lang po yung pabaon ng poso rito. So wala po kayo magiging problema. Residential po talaga siya kung iisipin natin. Kasi may mga kapibahay na rin po. Ayan, bahay na po yan eh. Ayan. Saka po dyan, may mga bahay na po dyan. Marami na pong bahay dyan. At marami na rin po nakabili ng farm sa area na yan. So sa kuya po naman po, napakasip po nito. Huwag po kayo naniniwala na maraming NPA sa kuya po. Wala na pong NPA sa kuya po. Yung iba po nasa Congress na nga eh. Nasa Manila na sila, wala na sila rito sa province. So yung mga sinasabi ko, yun sa totoo lang po. Matagal na pong wala activity ang NPA rito. Hindi po totoo na hihingan kayo ng mga revolutionary tax kasi yung memo po ng PNP para sa barangay, mga barangay officials, pag nakakita sila ng aktibidades ng mga kaibigan natin, dapat ma-report agad sa NPA. Ay, sa PNP ako pala rather. Para nang sa ganon is magawa ng aksyon at mapigilan agad kung ano man yung mga nabubuo nilang alyansa laban sa gobyerno. No? So yun, so far so good, wala naman po. Ako po ay isang barangay official dito. Ngayon ko lang po sasabihin, ako po ay 3-termer na kagawad na po. Galing na rin po akong SK chairman. So, sa history po ng kuya po sa pagkakaalam ko, wala naman na pong
NPA dito. Way back 90 siguro meron, pero after that wala na. So yun, makita nyo naman. Balik tayo sa property. Ayan, pwede kayo magbakahan. Bakahan, kambingan, gulayan, farm. Literal na farm po ito. Perfect farm. May mountain view. Balunggaw yan. Mount Balunggaw. Saan pa ba? Ayan, nag-360 na ako. Pero ayan yung view mo. O, diba? Medyo makulimlim po for today's video. So yun. At least, nakapagpasilip na naman po kami ng isang property dito po sa bayan po ng kuya po. Sana po sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, mag-subscribe na po kayo. I-hit yung notification bell. Nang sa ganun po is lagi kayo updated sa mga listing. So yun lamang po. Until my next vlog. Hope to see you soon. Ciao! It's with you.